Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Matapos na mapauwi sa first round ng playoffs, ang Los Angeles Lakers ay agad na pinatalsik ang kanilang head coach Darvin Ham. Sa ngayon ay nauna na kandidato para sa kanyang pwesto bilang coach ng Lakers ay ang former head coach na LeBron James sa Cleveland Cavaliers na si Tyronn Lue, ang former sharpshooter at kaibigan na LeBron na si JJ Redick, at former Laker champion Rajon Rondo. Ganun pa man, ayon sa 3-time champion sa Lakers at former Lakers coach Byron Scott, ay dapat na si LeBron na lamang ang maging coach ng team na ito. Mataas nga daw ang respeto niya kay LeBron, subalit very obvious umano sa kanya na si LeBron ang gumagawa ng madaming desisyon sa Lakers, mapa-coaching man ito o mga players. Kung bibigyan nga daw nila si LeBron ng lakas na gumawa ng mga desisyon, bakit hindi na lang siya ang mag-coach? Ang huling pangalan daw na narinig niya ay si JJ Redick at natawa na lamang siya. Dahil umano may podcast sila na LeBron at buddy-buddy sila, ay gagawin na nila itong coach. Sa palagay niya nga daw, ang pagkakatiwalaan lamang ni LeBron sa dulo ay ang kanyang sarili. Kaya naman siya na lang nga daw ang maging coach ng Lakers. So ayun nga po mga kaibigan, ang pahayag ng former Laker great. Sa palagay ko ay kaya ni LeBron na maging coach in-game. Ngunit duda nga ako kung gugustuhin ni LeBron ang trabaho ng coach pagkatapos ng game, ang gumawa ng mga scouting report before and after the game, ang pagsimula ng mga ensayo, gumawa ng game plan sa bawat team, ang pag-asikaso ng rotations at iba pang mga bagay na ginagawa ng coach. Dala nga ng coach ang kanyang trabaho kahit tapos na ang game. Kayo ba mga kaibigan, sang-ayon ba kayo kay Byron Scott? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Jason Tatum. Sa first 2 games ngayong second round ng playoffs ay nagtatala lamang siya ng 21.5 points, 9 rebounds and 5.5 assists per game on 39% shooting sa field and 20% naman sa 3-point line. Si Tatum nga ay isa sa mga bright young stars. Ganun pa man ay tila ba na pag-iiwanan na siya ng mga batang players sa tulad nila Luka Doncic, Shai Gilgeous-Alexander and Anthony Edwards bilang mga susunod na mukha ng NBA. Even Jalen Brunson is making a bigger noise kaysa kay Tatum. Ito ay dahil sa kanilang mga playoff performance. Sila SGA, Luka Doncic and Anthony Edwards ay lahat nga nagkakaroon ng mga signature game nila sa playoffs. Gumagawa sila ng mga record. Si Jalen Brunson ay magkakasunod na 40-point games din ang ginagawa, habang si Jason Tatum nga ay hindi pa nagkakaroon ng game ngayong playoffs kung saan nakapagtala siya ng 30 points. Pag nanood ka nga ng game ng Celtics, hindi ka mapapasabi na ang galing talaga ni Tatum o kaya naman ang tindi niya magbuhat ng team. Bagkus ang masasabi mo nga ay ang lakas talaga ng team ng Celtics. Mas mapapansin mo pa nga minsan ng mga ginagawa ng role players sa tulad nila Derrick White Jr. Posibleng nasa magandang sitwasyon siya para magkampiyon ngayon, ngunit mahihirapan siya na maging mukha ng NBA kung kaya na manalo ng Celtics sa mga playoff games kahit na hindi siya nagmumukhang best player sa team. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Salamat po!